The downfall of F2 Logistics. Nalalasap nila this conference, coach and their system dapat bang palitan? Could they get trending? This is your Auntie Mama, the voice artist of this channel. Bago natin yan pag-usapan ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Sa mga nagdaang conferences ng F2 Logistics ay maganda ang sistema ng laro ang nagawa nito kung saan ay lagi nga itong nakakapasok sa semis round at nakakuha pa ng bronze medal. Hindi pa man ito nakakaapat sa finals game sa PVL ay hindi naman ito naging dahilan para tuluyan itong malugmok. Sa katunayan nga ay isa sila sa mga team na makakapagbigay talo sa Queen Line Cool Smashers na naging dahilan para makapagbigay sa kanila ng kumpiyansa throughout the league. Mas lumakas pa nga itong cargo movers simula na lumipat si Pablo sa kanilang kupunan. Isa sa mga key factors na nagpapanalo sa F2 ay si KKD at Pablo na naging sandala ng F2 sa pagkawala ni Kalay Mao. Sila nga ang naging balakid noon sa CCS at kahit sa ibang team, muntikan pa nga makaapak sana ang F2 sa finals kung hindi lang ito natalo ng CCS at PLDT sa semis last conference. Ngunit magandang performance nga ang pinamala sila sa kanilang laro. Everything have changed after Kalay Mao leaving F2. Dito na nga naganda talo-talo ang cargo movers kung saan ay dumadami ang injury sa kanilang kupunan. Una na dito ay si Makandili, sumunod si KKD at Pablo. Sabayan mo pa na pag-retire ni Team Temzon ay naging mga dahilan ng pagkalumpo ng F2. Matinding balasa nga ang ginagawa ni Coach Reg upang makuha ang sinong magkiklik man sa first six. Ngunit dahil sa mga hindi magandang desisyon, ay tuluyan bumaba ang rankings ng F2 this conference na sa ngayon ay nasa pampito na lamang. Samantalang sina Julina de la Cruz, Ivy Laksina, Aragalang ang patuloy na bumubuhat sa scoring sa cargo movers kuponan, ngunit hindi ito sapat upang umalago sila ngayong conference. Malaking factor din ang mahinang decision making for the coaching staff and kung sinong player ang ipapasok during crucial moments sa loob ng court, kaya't hindi nakakapalag ang F2 Logistics cargo movers sa ibang malalakas na kupuna ng liga. At tila wala na rin ang intimidation factor ng kupuna na dati nilang trademark simula pa PSL. Isang katanungan nga ang gustong malaman ng mga fans kung papalitan na ba si Coach Reg at ibabalik si RDJ na matagal nang hinihiling ng mga taga-suporta ng F2. Malaking bagay nga kung maibabalik si RDJ, ngunit tamang nagpaparamdam lamang ang patikang coach at nasisilayan na nanonood ng laro ng kuponan. Kung babalik man si RDJ, ay babalik na rin ang angas at kakaibang sistema na dala nito na nagpanalo ng ilang kampiyonato sa Pro League. Kilala naman natin si Coach Ramil pagdating sa kanyang mga kalaban. Although I do not underestimate the coaching system ni Coach Reg, ngunit dahil sa mga nakikita kong may mali sa playing system nito, ay mas maganda siguro na maging assistant coach na muna siya ni Coach Ramil upang mas marami pa siyang matutunan mula dito. Kinakailangan lang ng F2 na makuha ang tamang timpla ng laro at siguradong magiging maganda na muli ang takbo ng game nito. More playing time with Pablo since wala na pala itong injury. Less injury sa mga players at gawing middle si Laksina dahil mas effective nga ito lalo pat mataas ang percentage nito sa blockings na mas makakatulong na bantayan ang spikers ng kalaban. As of now, F2 Logistics has very small chance to be in the semis round because of their current standings. They have 4-4 record at sumunod lang ito sa Petrogas Angels, also with 4-4 record. So that's it for today's video ka-trending. Please don't forget to subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Thank you so much and bye for now!